Sa ibang balita naman, pangalawang araw pala ng website ni Pangulong Aquino pero umabot na sa mahigit 80,000 ang bilang ng mga Pinoy na bumisita dito. Ano naman kaya ang mga iniwan nilang mensahe para sa Pangulo? Pakisagot, Maricel Halili. Sa paglulunsad pa lang kahapon ng opisyal na website ng Malacañang na www.president.gov.ph, nanawagan na si Secretary Sonny Coloma na huwag naman sanang gumamit ng mga salitang Jejimon at Bekimon sa pagbibigay ng mensahe sa Pangulo. Pero mukhang laganap na talaga ang kulturang ito. Ito pa lang kasi ang ikalawang araw ng website, pero ang Facebook account ni Pangulong Aquino may mga mensahe agad mula sa mga Jejimon. Hindi lang yan, may ilan na tila inaasar pa si Pinoy tungkol sa kanyang love life at pagyuyosi. Ang iba naman, bukod sa update sa buhay ng kapatid ng Pangulo na si Chris, nang hihingi pa ng load. Siguro pwede na rin nating pagbigyan sa umpisa dahil nga yan yung unang bugso ng kagalakan at pagpananabik na makagamit niyang channel of communication na yan. Paliwanag ng Malacañang, hindi naman sila Jeje Busters, pero hindi din nila kukonsentihin ang mga abusado. May filter daw ang kanilang website na sumasala sa mga salitang sinusulat dito. Ang medyo challenging sa Jejemon kasi iba-ibang version siya. Like minsan ang musta may Z, minsan S pa rin sa Jejemon. Magkaiba lang yung kanyang ano, parang may H minsan, ganon. So medyo mahirap siyang hulihin. Pero hindi lang naman puro pang-asar ang mga mensahe dito. Marami ring nagbibigay ng opinyon tungkol sa problema sa trabaho, pagbuwag ng sangguni ang kabataan, at pagsupo ng katiwalian sa pamahalaan. At kung may mga bumabatikos, meron din namang bumabati at naghahayag ng suporta. Sa ngayon, nasa mahigit 80,000 na ang mga bumibisita sa website ni Pinoy. Pagkatapos noong pagbati phase, ay doon naman sila sa active participation phase. Dahil yun po ang higit na mahalagang layunin kung bakit po tayo nagsusumikap na palawakin ang partisipasyon ng mga mamamayan. Maricel Halili, News 5.